Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kumusta po at magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang bagong kwento, ngunit bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe na malaking tulong po sa amin. Simula na po natin. Ang mga mata ko ay kusa na lamang lumuluha sa tuwing naalala ko ang nakaraan kahit na may ilang taon na itong nakalipas. Ako ay laki sa probinsya. Pangalawa akong anak sa aming magkakapatid. Sa hirap ng buhay, ako din ang harap ng kaginhawahan. At upang matupad ito, nagtungo ako sa Maynila upang doon makipagsapalaran. Nagkaroon ako ng mas magandang oportunidad kaysa sa kuya ko dahil ako ay nakapagtapos ng sekundarya. Nakapasok ako bilang sales lady sa isang shopping mall. Noong una, akala ko dahil nasa syudad, mas malaki ang kita, mas malaki ang sahod. Totoo naman ito, mas malaki ang kita kumpara sa probinsya. Ngunit ang bayad sa renta, pamasahe, mga bilihing pagkain at bayarin ay mas malaki kung ikukumpara ito sa amin. Naisip ko, mukhang pareho lamang pero mas okay na din ito dahil mas maraming kakaiba, magaganda at interesadong mga pasyalan, gamit at kung ano-ano pa ang meron sa syudad kaysa sa aming probinsya. Kaya tiniis ko na lamang ang mabuhay ng mag-isa sa syudad kahit papaano. Nakapagpadala pa din ako ng pera ng pangtulong sa aking pamilya na naiwan sa probinsya. Dito din sa Maynila, meron din akong nakilalang lalaki na inihayag na nais akong ligawan. Isa siyang katrabaho ko sa department store. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko siya magustuhan. Ang lakas ng boses, parang maere ang dating. At ang aura niya, hindi ko maramdaman na totoo ang mga sinasabi niya dahil mahahalata mo ang kanyang mga salita at pagkilos ay magkasalungat. Marahil, hindi nakatulong yung nasagap kong balita hingil din sa kanya. Yung si Michael, marami na yung niligawan. Kaya ang nasa isip ko, nangongolekta lamang ito ng mga babae at ayaw kong mapabilang doon. Kaya maraming beses ko siyang tinanggihan hanggang siya na mismo ang umayaw. Sa mga nakalipas na panahon, hindi ko maiwasang malungkot dahil wala akong kilala. Ako lang mag-isa. Pero hindi ito nagtagal nung makilala ko si Romel, na isa ding ipinanganak at laki sa probinsya. Nagkakilala kami sa isang convenience store. Isang gabi, kakatapos ko pa lang sa trabaho, naisip kong bumili ng potato chips sa convenience store. Marahil pagod, marahil inaantok, ang naalala ko, pumasok ako sa convenience store. Naglakad at kinuha ang isang pirasong potato chips at nagtungo ako sa cashier para bayaran. Nailapag ko yung kinuha ko at nagsabi sa cashier na, "Kuya, wait lang, may nakalimutan akong kunin." At humaripas ako ng takbo papunta sa drink section. Pagbalik ko, "Akin yan ah, bakit hawak mo?" Nagtataka kong tanong sa isang lalaki na hawak-hawak na ang potato chips ko, na akala ko ay sa akin. "Hindi sa'yo to, sa akin to," sagot ng lalaki. "Sabi ng akin yan eh, inilapag ko yan dito, bakit ba nangunguha ka ng hindi sa'yo?" Naiirit akong sambit. "Sabi ko din sa'yo, akin to." Yung sagot ng lalaking nagsisimula ng mairita din. Bigla kong hinanap yung cashier pero abala ito kasi meron itong inaasikasong nauna pa sa aming customer na bumibili ng sigarilyo. At nung natapos na siya, "Di ba kuya, sabi ko saglit lang, may kukunin ako, bakit mo binigay sa kanya?" Nakataas na ang kilay ko. "Ma'am, eto po yung sa inyo. Inilagay ko po muna sa tabi kasi may mga customer po na ibang inuna ko." Sagot ng cashier ng malumanay. Bigla akong napayoko dahil ako ay napahiya at narinig kong tumawa pa ang lalaki na mas lalong nakakahiya. Matapos kong magbayad, paglabas ko, "Sabi ko sa'yo eh, akin to eh." Biglang sambit ng lalaki. "Ano ba yan? Akala ko pagkabayad niya umalis na pero inintay pa talaga ako." Sa isip-isip ko, "Oo nga, sorry." Nakangiting nahihiya kong sambit at nagsimulang maglakad paalis dahil nakita ko siyang tumango. Habang naglalakad, bigla kong naisip yung senaryo na nangyari sa convenience store. Bigla akong natawa dahil nakakahiya ang ginawa ko. Naging assuming kasi ako. Ayan tuloy ang napala ko. Makalipas ng ilang araw, nag-cross muli ang aming landas. Nakita kong muli ang nasabing lalaki sa convenience store. Kilala niya ang mukha ko at pabiru niyang sinabing, "Akin to." Sabay iniwagayway ng bahagya ang hawak niyang potato chips. Ngumiti lamang ako at hindi ko na siya pinansin.
hanggang sa ilang beses na kaming nagkikita sa convenience store. Kaya nilakasan ko na ang loob ko at nagtanong, "Hindi mo naman ako sinusundan, di ba?" "Psst, hindi no. Ayan ka na naman." Nakangiti niyang sambit. Pero napansin ko, pareho tayo ng hilig, pareho nating paborito itong potato chips. Ako nga pala si Romel, dagdag niya. "Oo nga, pansin ko din na gaya-gaya ka ng potato chips." Pagbibiru kong sagot. "Ako nga pala si Susan, dagdag ko." Bigla kaming nagtawa ng dalawa. "Gusto mo ng beer? Tamang-tama, dalawang kanang binili ko." Alok niya sa akin. Tumango ako at kinain namin ang potato chips sa may seaside na may kasamang malamig na serbesa. Dito ko na siya nakilala na nagtatrabaho din siya sa nasabing mall pero siya ay bagger sa supermarket. Kaya pala hindi ko siya nakikita kasi magkaiba kami ng department. Napag-alaman ko din na galing din siyang probinsya at nakipagsapalaran sa Maynila na tulad ko. At ang pagkakaiba lamang namin siya ay walang ina kundi tatay lamang na meron na ding sariling pamilya at dalawang kapatid sa ama. Nung ilang taon ang nakalipas nung nakatapos siya ng sekundarya, dito siya nagdesisyong nais niyang lumayo kaya naisipan niyang lumuwas sa syudad. Hanggang sa tuwing pagtapos ng aming oras ng trabaho, ito ang palagi naming ginagawa. Kakain ng potato chips na may kapartner na serbesa habang pinagmamasdan ang walang hanggang dilim sa may karagatan sa seaside ng mall ng aming pinapasukan. Kalaunan, kaming dalawa ay naging magkaibigan. Siya ang madalas kong masabihan ng problema ko hingil sa pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit pero magaan ang loob ko kay Romel. Napakiramdam ko, mapagkakatiwalaan ko siya. Siya ang naging best friend ko. Kapag wala kaming pasok, nagkikita kami para manood ng sine o mamamasyal sa pampublikong pasyalan sa Maynila. At habang tumatagal, napapansin ko ang puso ko ay nagsisimula ng tumibok. At nararamdaman ko na ganoon din siya dahil isang beses, nung hinawakan niya ang aking kamay, hindi ako pumalag, hindi ko iniwas, bagkos, hinawakan ko din ito habang kami ay naglalakad sa kahabaan ng Manila Bay. Nung pagkatapos naming maglakad, nagsalita siya ng, "Ibig bang sabihin ito, tayo na?" Nakangiti niyang sambit, humarap ako at tinitigan ang kanyang mga kumukutitap na mga mata. Sabay ngumiti at tumango ng bahagya. Bigla kong nakita ang laki ng kanyang ngiti at ako ay niyakap ng mahigpit. At maya-maya pa, inilapat niya ang kanyang labi sa akin. Hindi ko mapigilan na kiligin ng mga sandaling iyon. Ang una kong halik, una ang karelasyon, napakiramdam ko ang haba-haba ng aking buhok. Magmula nang maging magkarelasyon kami, walang araw na hindi lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi kami madalas mag-away o magtalo. At kung mayroon man, hindi niya pinapalipas ang araw na matapos na hindi kami nagkakaayos. At ang pinakapaborito naming ginagawa sa tuwing meron kaming date, hindi nawawala ang paborito naming snacks at beer na pinag-ugatan ng aming pagkikita. Makalipas ang ilang taon naming magkasintahan, dito niya ako inaya kung gusto kong magsama kami. Binigyan niya ako ng silver na singsing at siya ay mayroon din, na kahit hindi kami kasal sa simbahan o sa harap ng alkalde, iyon daw ang simbolo na kami ay nag-isang dibdib. At ipinangako niya na siya ay mag-iipon para mabigyan niya ako ng isang engrandeng kasalan. Dito din niya sinabi sa akin na nais niyang mag-aral para maging seaman at mga plano namin sa buhay bilang pamilya. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa proposal niya sa akin. Magsasama na kami sa isang tahanan, magkasama bilang isang mag-asawa. Sapat na sa akin ang makasama ko siya, na makapiling sa bawat oras, bawat gabi. Palaging magkasamang kumain at ang aking kaakbay at kayakap habang kami ay nanonood ng telebisyon kapag kami ay nagpapahinga sa sala. Sa tingin ko, ako ay labis na mapalad dahil siya ang ibinigay sa akin ng Panginoon, isang lalaking handang tumanggap ng responsibilidad. Bago ko makilala si Romel, nagdiwang ako ng Pasko, bagong taon at kaarawan ng mag-isa ng ilang taon sa Maynila. At simula nang nakilala ko siya, palagi na akong sabik sa tuwing darating ang mga okasyong ito sa bawat taon. Kahit hindi marangya ang aming buhay, labis akong maligaya. Noong isang taong anibersaryo namin bilang magkasama, isinama niya akong umuwi sa kanilang probinsya para ipakilala sa kanyang ama
at ang kanyang dalawang batang kapatid. Ipinakilala din niya sa akin ang kanyang best friend na masasabi kong talagang bilog ang mundo. Dahil ang nasabi niyang best friend na lalaking iyon ay walang iba kundi si Michael, yung katrabaho ko noon sa department store. Nagulat kaming lahat. Ako at si Michael, ganoon din si Romel dahil nagkakilala na pala kami noon. Iyon pala, si Michael din ang nagsabi kay Romel na mag-apply ng trabaho sa Maynila kung saan siya nakapasok noon. At yung panahong nagkakilala kami ni Romel, bumalik na ng probinsya si Michael dahil nais nitong mag-aral ng kolehiyo. Hindi ko mapigilan na mailang pero sabi nilang dalawa, nakalipas na iyon. Lumipas ang ilang taon, maayos, masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang aming relasyon. Lalo na, nalalapit na siyang magtapos sa kanyang kursong maritime. Nalabis ko siyang hinahangaan dahil bukod siya ay nag-aaral, nagtatrabaho din siya. Kaya naman mas lalo akong ginaganahang magtrabaho dahil sa oras na makatapos siya, dito na unti-unting giginhawa ang aming buhay. Subalit, ilang buwan bago siya nakatakdang magtapos ng kolehiyo. Ang una ko kaagad na pansin sa kanya ay pagka-uwi niya, dumiretso lamang siya sa higaan at hindi ako pinansin. Nung una akala ko, pagod lamang at puyat kaya hinayaan ko na lang siya. Pero hindi lamang ito isang beses nangyari. Napapadalas na, minsan nga amoy alkohol pa siya at laging naiirita. Ilang beses akong nagtanong at may kita sa mukha at ekspresyon ko na ako ay labis na nag-aalala. Ngunit siya ay matigas, mainitin ang ulo, nag-iba siya, pero inintindi ko siya. Naisip ko na baka may bayarin siya sa eskwelahan kaya naman siya nagkakaganyan. Napag-alaman ko kasi ang training ay may bayad. Ilang beses ko din siyang tinanong kung ano ang maitutulong ko, pero pasigaw siyang sumasagot ng wala. Kahit na naiinis ako, ayaw kong sabayan ang inis niya dahil alam kong lalala lamang ito. Hanggang isang gabi, merong kumatok sa aming pintuan. Nagulat ako si Michael. Galing daw siyang probinsya. Batid kong malayo ang biyahe, pero nag-aalangan akong papasukin siya dahil nga rin sa nakakailang na nakaraan. At lalo na, mainitin ang ulo ni Romel. Pero hindi ko naman matiis lalo na umuulan din noong gabing iyon. Kaya pinatuloy ko siya habang inaantay naming dumating si Romel. Pinakain ko din siya ng hapunan at pasado alas 11 ng gabi, dumating si Romel at ang unang lumabas sa bibig niya, "Anong nangyayari dito?" Pagalit niyang sabi. Nagpaliwanag ako na binisita siya ng kaibigan niya pero pareho kami niyang sinisigawan at umalis na lamang si Michael. Nung gabing ding iyon, nadurog ang puso ko sa mga salitang lumabas sa bibig ni Romel. Nais niyang maghiwalay kami. Idinahilan niya na meron akong ibang lalaki, na ako ay may iba, na hindi ko na siya mahal, na hindi ko siya inaasikaso. Ilang beses ako nagpapaliwanag pero hindi siya nakikinig. Kinausap ko na yung may-ari ng bahay. Maghanap ka na din ng bago mong malilipatan. Meron ka na lang isang linggo para makalipat. Paalam sa iyo, Susan. Wika niya ng malungkot at kinuha ang bag sa kwarto at saka umalis din ang gabing iyon. Batid kong meron siyang hindi sinasabi sa akin dahil nakikita ko sa mga mata niya ang kirot sa mga sinasabi niya. Pinigilan ko siya pero hindi siya nagpatinag. Ilang beses kong sinabi na hindi ko maintindihan bakit siya nagkakaganon, bakit siya nakikipaghiwalay na parang itinapon niya ang aming pinagsamahan. Umaasa ako na hindi iyon totoo. Ngunit, makalipas ang isang linggo, dumating ang may-ari ng inuupahan namin at ako ay kanyang pinapaalis. Dito ko lang napagtanto na totoo at seryoso siya sa sinabi niya. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi ko na siya makontak. Tinawagan ko din ang kaibigan niya, maging ito hindi ko din makontak. Mukhang nagpalit din ito ng numero. Sugatan ang puso ko. Ilang gabi, araw, linggo at buwan akong umiiyak. Hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ni Romel. Hindi ko rin siya mahinga ng paliwanag kasi hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Nagtungo ako sa eskwelahan niya, hindi na raw ito pumasok at hindi daw ito nakagraduate. Nagtangka ako na magtungo sa tahanan ng kanyang ama, ngunit wala rin ito sa kanilang tahanan. At hindi alam ng asawa niya kung nasaan ito kaya wala akong makuhang matinong sagot. Hanggang sa paglipas ng araw, galit na ang nararamdaman ko sa ginawa sa akin ng dati kong karelasyon. Hindi ko matanggap ang nangyari sa akin.
hanggang sa hindi ko na namalayan, 2 taon na pala ang nakalipas. Isang gabi, nakita kong may nakaupo sa harapan ng bagong bahay na inuupahan ko. Pagtingin ko, si Michael. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Wala tayong dapat pag-usapan. Pagalit kong sambit, nagpaliwanag siya na sadya niya akong inantay dahil meron siyang importanteng sasabihin. At pakinggan ko lamang ito at siya ay aalis na. Pag-upo niya sa sala, agad siyang humingi ng paumanhin at iniabot niya sa akin ang isang cellphone. Dito may kita ko ang isang video ni Romel. Noong unang sulyap ko, ano to? May pa-video pa. Sa isip-isip ko. At nung na-play na ito, napansin ko ang kanyang itsura na payat. Nagulat ako pero nagpatuloy ako na panoorin ang video. Mahal, labis akong humihingi ng kapatawaran. Hindi ko kailanman intensyon na saktan ka. Sana may puwang sa puso mo na mapatawad mo ako. Alam kong wala kang kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dahil hindi ko kaya na makita mo ang sitwasyon ko. Akala ko, kaya kong labanan. Akala ko, malalampasan ko. Pero mukhang hanggang dito na lang ata dahil hindi ako pinagbigyan ng Panginoon. Naalala mo nung unang gabi nung umuwi ako na hindi kita kinausap? Nung araw na ding iyon, doon ko nalaman na meron akong cancer sa lalamunan. Hindi ko maatim na makita kang umiiyak at batid kong mahal din ang pagpapagamot. At alam ko din, gagawin mo din ang lahat para matulungan at maalagaan ako. Pero naisip ko, bata ka pa. Ayaw kong magdusa ka. Ayaw kong hilain ka pa ibaba. May pag-asa pang nag-iintay sa'yo. Mas nanaisin kong baunin ang iyong mga ngiti, sigla at masayahing pagkatao kaysa ang iyong lungkot at luha. Pasensya ka na, naging makasarili ako at inilihim ko ito sa'yo dahil alam kong pag sinabi ko sa'yo, hindi na kita mapipigilan at lalong hindi kita matitiis. Kung pinapanood mo itong video na to, ibig sabihin, hindi ako nanalo sa laban na ito. Pero huwag kang mag-alala, aalis ako ng maligaya at mapayapa, kalakip na alam kong ikaw ay nasa puso ko magpakailanman. Mahal na mahal kita, Susan. Hiling ko na dumating ang panahon na sumaya at ngumiti kang muli, mahal ko. Hindi pa natatapos ang video, humahagulgol na ako. Nung sinabi niyang may sakit siya, hindi ako makakibo. Hindi ko alam ang gagawin. Galit na galit ako sa sarili ko dahil hindi ko ginawa ang lahat. Nakita ko din si Michael na umiiyak din, kaya hindi ko magawang magalit sa kanya. Nagpaliwanag din siya na, nung gabing bumisita siya sa bahay namin noon, plano iyon ni Romel para makahanap siya ng lusot para makipaghiwalay sa akin. At kasama din sa habilin na ipakita sa akin ang bidyong ito sa oras na siya ay lumisan. Bigla akong tumayo at nagtanong saang ospital siya. Pero umiling lang si Michael dahil nailibing na din siya. Napalhod ako at labis na humahagulgol hanggang sa nawalan ako ng malay. Pagising ko, nandoon pa din si Michael. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at sinabi ko sa kanya na samahan ako sa kanyang libingan. At tumango naman ito. Ngayon sa wakas, natuldukan na ang mga katanungan ko noon kung bakit si Romel ganoon. Kung bakit hindi ko siya mahagilap, kaibigan niya at pamilya niya, dahil lahat sila ay sinunod lamang ang hiling nito. Hindi ko mapigilang lumuha ng lumuha nung makita ko na ang kanyang libingan at ang pangalan niyang nakaukit sa lapida. Madaya ka, sinarili mo ang problema, pero salamat dahil ginawa mo ito para sa akin, na kahit sa huling sandali, ako pa din ang inalala mo. Maraming salamat at napatawad na kita, mahal ko. Sambit ko sa harapan ng kanyang puntod at iniwan ang bulaklak, ang serbesa at ang potato chips na paborito naming dalawa. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe, everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Rubilin Manansala, Blanquita Dalmacio, Eileen Gassis,